ang matagal nang nawawalang na miyembro ng pamilya ng tao. Ang Homo luzonensis na nakita sa ilalim ng mabatong Callao Cave sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Natuklasan ng mga mananaliksik ang mga fossil ng hindi kilalang sinaunang mga species ng tao na tinatawag na ngayon bilang Homo luzonensis. Ang bagong nakitang ng ngipin at buto nito na pinagsama ang sinauna at modernong ugaling paraan na hindi kailanman nakita na magkasama sa isang species. Nabuhay ang sinaunang species na ito sa isla ng Luzon hindi bababa sa 50,000 hanggang 67,000 taon na ang nakakaraan. Bagaman moderno mga tao Homo sapiens ang nag-iisang surviving branch ng genus na Homo, may iba pang species ng mga tao na dating nabuhay at lumakad sa daigdig na ito. Homo erectus ang pinakamalapit na ninuno ng mga modernong tao, ang gumawa ng paraan na makalabas ang Africa. Hindi bababa sa 1.8 milyong taon na ang nakaraan, ngunit ang pagtuklas ng Homo luzonensis ang nagdagdag ng isa pang twist sa komplikadong timeline ng human evolution. Kung mas maraming mga fossil ang matatagpuan natin, mas malalaman pa natin na iba't ibang uri ng tao na buhay sa mundo. Ang Homo luzonensis ay mayroon ilang mga pisikal na pagkakatulad sa modernong mga tao. Ngunit ang katangian nito ay katulad ng patayong lakad ng mga unggoy na mga nilalang na nanirahan sa Africa, sa pagitan 2-4 milyong taon na ang nakalilipas. Ganon din ang pinakaunang miyembro ng Homo genus. Ang kanilang mga daliri, at daliri sa paa ay kurbado, iminumungkahi na ang pag-akyat ng mga puno ay isang mahalagang aktibidad sa species na ito. Iginigiit din na ang Homo luzonensis ay napakaliit na katayo sa ilalim lamang ng 4 na talampakan ang taas. Ang pagtuklas ay nag-iwan sa mga siyentista na maraming katanungan tulad ng kung paano ang mga Homo luzonensis ay nakarating sa isla ng Pilipinas. Kakailanganin ito ng direktang pagtawid sa dagat mula sa mainland. Hanggang ngayon ay ipinapalagay na lahat ng mga hominid sa labas ng Africa ay nag-evolved mula sa Homo erectus. Ngunit ang bagong natuklasan ay nagmumungkahi ng iba pang mga uri ng hominids na umalis din sa Africa. Hindi pa matukoy ng mga mananaliksik kung alin sa mga sinaunang tao nagmula ang Homo luzonensis. Bagaman malabong ang DNA upang mabuhay sa mamasamasang klima, naniniwala ang mga archaeologists na maaari silang makahanap ng mga protina sa buto na maaaring magpakita ng ugnayan sa pagitan ng Homo luzonensis at iba pang human-like species. Ito ang pang-apat na beses na ang mga siyentista ay nakatuklas ng isang natatanging species na tulad ng tao sa nakaraang 15 taon. Noong 2003 natuklasan ang mga fossil ng isa pang species ng naninirahan sa island na tinawag na Homo floresiensis ang nahukay. Binansagan sila ng mga mananaliksik na The Hobbits dahil sa kanilang maliit na tangkad. Sila ay naisip na nanirahan doon mula sa hindi bababa sa 100,000 taon na ang nakakaraan hanggang 50,000 taon na ang nakalilipas. Potensyal na overlapping sa pagdating ng mga modernong tao. Ang misteryosong Denisovans na kilala bilang isang species batay sa buto ng daliri nito noong 2010 at nanirahan sa Siberia. Mga skeleton ng Homo naledi na may kakaibang mga mixes ng moderno at primitive features ay nakuha mula sa isang kuweba sa Africa noong 2013. Ang kwento ng evolution ng tao ay nagsimula mga 7 milyong taon na ang nakaraan nang maghiwalay ang lineages ng Homo sapiens at chimpanzees. Ang mga bagong natagpuan ng mga species ay nagpapakita na ang human evolution ay highly versatile na pangkat na kayang mag-adapt sa mga hindi pamilyar na mga kondisyon sa buong mundo. Ang mga modernong tao ay hindi nag-iisa, ang ating malapit na kamag-anak ay nakaligtas din hanggang sa medyo kamakailan lamang. At ang ilan sa ating mga kapwa na nabuhay ay posible din na sumakay sa mahabang paglalakbay sa dagat na nagmumungkahi katulad na antas ng katalinuhan. Sa patuloy natin na pagtuklas at paghahanap sa matagal na nating nawawalang mga kamag-anak sa ating human family tree, tayo ay mas magiging konektado at ang misteryo ng ating pinagmulan ay masasagot din balang araw. Thanks for watching. Please like, subscribe and hit the bell icon. For more knowledge-matic videos.